Yes, magandang hapon sa ating lahat, sa aming mga friends at sa mga nanonood dito sa aming FB page, ang Abante News Online. At ito po si Ray Pumaloy at sa naman pong masayang chikahan ang ihatid namin sa inyo dito sa aming show kung saan walang atrasan sa telling, sa chika super galing ang Abantel Liling. We'll be right back. Ayan, I'm definitely back at hindi ako aalis. Dito lang ako sa inyong mga screen at kung sa man kayo naroon ay mag-ingat-ingat kayo. Ha, alam niyo naman ang virus at ngayon nga ay medyo makulimlim ang panahon at nagsisimula na nating maramdaman ang tag-ulan. Okay, pero sa hapong ito, tingnan natin ha kung mapapainit kayo ng ating guest. Kasi naman ang aking plug ay ang picture na ginamit ko sa kanya ay medyo sexy. Pero bibigyan muna ko muna kayo ng background. Kaya naman yun ang gusto kong pinost, yung kanyang topless photo. Kasi itong guest natin ngayon ay nakakasabayan kong mag-workout sa isang gym. O sabihin na natin sa Slimmers dito sa Marcos Highway, kung saan halos magkapit-bahay lang kami. Marami tayong alamin sa kanya at nagulat ako, no? Bukod sa pagiging isang singer, ay at actor, nag-venture na rin pala siya into movie production, film producing, and at pagdidirect. So siya po ang director ng General Admission which is currently showing ngayon sa mga social media platforms. At ito po ay pinagbibidahan ni Jasmine Curtis Smith, of course JC De Vera, andyan din po si Rosanna Roses, at si Nanette Inventor, at marami pang iba. O di ba kabisado ko dahil napanood ko na itong pelikulang to, ay nako, talagang nakakaloka. Doon yung mararamdaman na talagang napakabad talaga ng social media kung ito ay gagamitin sa isang hindi magandang paraan. Anyways, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa at tumatakbong oras. Pinakikilala ko na po sa inyo ang aming kaibigan. Ako talagang nakakabilib at yummy-yummy naman talaga. Former member ng Smoky Mountain, a singer, a businessman, of course, ang hot papa na si Jeffrey Hidalgo. Hello? Hindi ko naririnig. Ayan, hi Jeff. Ray, hindi kita naririnig. Ayan, nakakaroon tayo ng problema sa ating internet. Hi, ayan, Jeffrey. Wait lang, mag-rejoin ako, wait lang. Okay. Ayan, medyo na, alam nyo itong problema sa atin eh. Sana maayos itong, naku, ilang taon na to at nanawagan na ang gobyerno about this telecommunication, no? Ang ating problema sa internet, sa wifi. Hindi ko alam kung, actually ako din naman nagkakaroon din naman ako ng problema doon sa mga nakakapanood sa akin. Talaga namang, naku, minsan nagchachapi ako, minsan nawawala ako, di ba, nag-freeze ako. Pero yun talaga eh, hindi natin, wala tayong magagawa kundi yun. Jason, anong mas akin yung link para may share naman natin at para makita ko yung mga nanonood sa ating mga kaibigan natin. At nandito na po siya. Can you hear me, sorry, Jeffrey? Sorry, kailangan ko yata mag-restart. Check ko lang ha. Sorry ha. Parang wala akong naririnig eh. Sorry, wait lang. Ah, wala ka naririnig. Okay, sige. Okay, we'll be waiting for you. Ayun, Jason, pakishare mo nga muna itong ating link sa akin. Ayun. At ngayon ay April 13. Ako, ilang araw na lang, ilang linggo na lang, Mayo na. At kumusta naman kayo sa ating MECQ? At ang dami na namang nagagalit. Ang dami na namang kumukuda, ang dami na naman ang nagtatanong. Well, hindi naman natin sila masisisi dahil talaga namang medyo nakakabahala na. Pero sa akin kasi, mas mabuti na ang ganito kaysa naman lahat halos tayo ay magkasakit, hindi ba? Mas lalo tayo magkakaroon ng problema, hindi lang sa ating pamilya, sa ating buhay, sa ekonomiya. So, tiis-tiis lang tayo mga kaibigan. Ayan! Okay, so gaya po nang nasabi ko kanina at pinakilala ko na nga ang aking guest na si Jeffrey Hidalgo na ngayon ay director ng pelikulang General Admission. Alam nyo sa panahon ngayon, sa totoo lang, ang pag-produce ng pelikula ay talaga namang isang suicide. Pero dahil itong si Jeff ay lumaki at nagkaisip na nga dito sa industriya, naging member siya ng Smoky Mountain, and then nag-venture siya sa pagiging isang solo artist, and then naging artista, tapos naging businessman. At yun nga,
So nagproduce siya ng pelikula, nagpo-produce siya ng mga shows, at ngayon nga ay meron siyang pelikula ang General Admission. So malalaman natin yan mamaya. Nako, bago ang lahat, ano, bibigyan ko muna kayo ng mga balibalita tungkol sa mga kaganapan ngayon, ano, at yun na nga ay so isa na ng mga artista ang gumaling sa COVID-19, eto nga ay si Dennis Padilla. So nako, masaya tayo pag meron tayong nakikitang gumagaling sa mga artista, sa mga kakilala natin, at medyo nalulungkot tayo dahil marami rin tayong mga kakilala, mga Hindi ko malalapit din sa atin nalilimutan. na medyo pumapanaw dahil Oh, hindi lang bakit naman ganito? sa Wait lang ha, COVID-19. Ray. Dahil, Mukhang lilipat ako. yes. Kaso lang, sabi mo kanina medyo mahina itong isa eh. Hindi, pero okay na ngayon. Narinig mo na ako? Narinig mo ako? Can you hear me? Ayan, bibigyan na natin ng time si Jeff to fix his... Ano, narinig mo na ako? Can you hear me? Can you hear me, Jeff? Hindi ka ba naka-ano? Naka-mute or something? Hello? Yeah, narinig na kita. Pero medyo, kumusta ako? Mahina? O malakas naman? Hindi, tama. Tama lang naman. Sakto. Okay. Nagluluto okay, na okay yung na. Card ko. Sorry. Hi, Ray. Kumusta? Okay lang. Kumusta ka na, Jeff? Ayun, nadidiscuss ko na nga. Binibigyan ko na nga sila ng overview tungkol dun sa pelikula mo at sa yung pag-adventure bilang isang film producer at the same time ay film director na rin. Kumusta na, Jeff, yes, sa panahon ng pandemya? Okay naman. Ito, syempre kailangan natin mag-adjust sa no, technology, no? Yun, mga ganyan, mga technical difficulties na na-experience natin. Buti, nakapag-adjust ka na ba, Ray? Saan? Sa ating pandemic, sa crisis, or sa ating sa bad ang tawag dito sa bad net natin. Sa ano, sa new normal, 'di ba? Ganito. Actually, ang dami kong guesting talaga even last week na nagpo-promote ako para dito sa pelikula na ganito. Ganito lang yung setting natin online, 'di ba? Hindi na tayo nagkikita-kita, nasa bahay lang tayo, ganyan. Okay din naman, pero medyo nakaka-challenge din minsan. Actually, okay lang naman mag-work from home ng ganitong klaseng show online. Hindi na kailangang pumunta sa isang studio o magkalapit. Kaya lang problema kasi yung ano eh, di ba, yung signal natin medyo paiwa-iwa. Minsan, minsan masama, minsan okay, minsan nagchachapi, minsan okay siya pag, ano tawag dito, pag data lang, minsan okay siya pag wifi. Hindi natin alam eh. So, ano gagawin natin? Wala, nasa ano tayo, nasa isang technology generation tayo na kinakailangan natin talagang magtimpi at alam mo yun, di ba, mag-adjust. Tama, tama, tama. Kailangan natin mag-adapt talaga. Yes, yes. At parang hindi ka naman naapektuhan ng pandemya, ng crisis. Kasi mukhang okay ka naman physically and mukhang emotionally and mentally okay ka, Jeff. Syempre, you know what, lahat naman tayo, we're just, you know, trying to really adapt and get by. And, yeah, we just really have to be strong and keep on, you know, keep on keeping on, di ba? Sabi nga nila. Ano din, madami ding mga difficulties na dinadaanan ako. Pero kailangan maging optimistic. At kailangan mag-adapt nga. So, ito nga, actually, yung setting ko na ito ngayon, ito yung isa sa mga ginagawa ko ngayon sa ngayong pandemya. Nag-stream na din ako online sa isang app, it's called Sessions Live doon. Kumakanta ako doon minsan. Ito, kaya nga nagkataka ko, ba't di ko magana yung setup ko? Ito yung ginagamit ko talaga eh. Ba't nawawala? But anyway, yun lang. Anyways, mamaya bibigyan mo kami ng awitin mo. Total, nakilala ka naman bilang isang singer, hindi ba? Pero Jeff, naku, anong tawag din? Sana gumana. O sige. Ang tanong ko lang, Jeff, kumusta naman ang negosyo mo? Kasi nung nagkakilala tayo, meron kayong mga businesses eh, ng kapatid mo si Ernie, di ba? Ito yung mga... ano ba ang tawag dito? Dishwashing soap, meron kayong laundry detergent, mga ganun, iba-ibang klaseng household items. Yes, totoo yan. Tama yan, Ray. Yun nga, yun yung business namin called. It's Cutting Edge Asia Products. We manufacture cleaning products. Ang problema, Ray, ang most of our clients, mga restaurants, so, alam mo na, gets mo na na, sobrang laki ng hinina namin. As in, syempre nung start ng pandemic dati, biglang bumagsak to 10% or 20% na yung sales namin. Tapos nung medyo umukay na, umabot na siya ng mga 50-60%. Tapos biglang nag-lockdown na naman ngayon, so babag-dip na naman yung ano,
So, wala, ganun talaga. Kailangan mag-downsize, kailangan, yun. Medyo, ano, talagang, ano, struggle talaga. Pero I'm sure naman, meron na rin naman kayong naitabi para at least sa mga ganitong problema, sa ganitong pagkakataon, hindi naman kayo masyadong mapipilayan. Unlike dun sa ibang mga stars, sa mga artists na talagang hindi napaghandaan ang ganitong pagkakataon, ang ganitong problema. Totoo yan, Ray. I mean, yeah, for a time talaga, I was living off my savings, di ba? Dahil wala tayong mga, wala mga projects, walang nangyayari, walang nag-shoot, wala, di ba? Wala lahat. So, yan, buti na lang nakapag, you know, nakapag-ipon naman tayo. Yun. How do you manage your mental health, Jeff? Nag-workout ka pa rin ba? Katulad yung sinabi ko kanina, Jeff, nag-workout tayo sa Slimmers dati, mga 3-4 years ago. Tama, hindi na ako ever since nag-start itong pandemic, hindi na ako nag-gym kasi natatakot ako. Dahil it's ano, diba? It's an enclosed space eh. Kahit na may mga safety health protocols na sinusunod. So, home workout lang ako, Ray. So, dito sa village namin, buti nakakatakbo ako dito. Dati nga nakatakbo. Pag dito, actually, sige, sabi ko na rin. Dati tumatakbo ako dito, walang mask. Okay lang eh. Kasi kami-kami lang talaga in the village. Wala namang pumapasok ng mga outsiders. Very strict sila dito. At saka, syempre, kung pag tumatakbo ka naman and nasa open space ka, I mean, sobrang laki ng social physical distancing. Pero recently, kasi nagkaroon na din ng mga cases dito sa amin village. Yun, nagmamask na ako panigurado. Ang hirap nun, Jeff, nasubukan ko na ng ilang beses eh. Doon, naka-adapt na rin naman ako. Ang hirap tumakbo nang meron kang face mask. As in, para kang mahihimatay. Oo, hirap talaga. May ano siya, Ray, may ano siya, may certain kind of face mask na dapat dapat yung face mask mo hindi yung dumidikit sa ilong, dapat naka ano siya, may space siya dito para nakahinga ka na mas mabuti. Ganun. So may mga ganung face mask naman. May na ano na din ako. May nahanap na din ako na ganung mask. Yun. So yun yung mga ginagawa ko, ano lang, yun. Kasi run, alam mo naman 'di ba, Ray, runner talaga ako. So yun talaga yung aside from exercise siya na pampa-healthy. Ano talaga siya eh, habit ko siya na nakakapagpasaya sa akin pag tumatakbo ko. Parang hindi ko maintindihan. Basta pagkatapos ko tumakbo, parang ano, may problema ako, tatakbo ko. After that, parang medyo gagaan na yung pakiramdam ko. Ganun yung feeling ko pag tumatakbo ko eh. So, I've been doing this for more than 10 years na. 10 years na din ako runner. So, I guess ganun ko na may maintain yung aking figure. Wow. Ako baka may lahi kang kabayo in your past life. Hindi, alam mo, Ray, natuto lang ako tumakbo nung ano na, nung patuntong na ako ng 30s ko. Hindi naman talaga ako sporty nung ano, nung bata ako. Na nung tumanda na lang ako, kasi parang feeling ko din, syempre, kailangan na natin alagaan yung health natin, di ba? So yun, nakikita tayo sa gym, yun. Doon ako mas naging conscious sa ano ko, sa itsura ko. Pero Jeff, parang wala namang nakikinabang dyan sa ganda ng katawan mo, yung pagiging yummy mo, hindi ba? Self-consumption lang yan. Ano ba yan, Jeff? Ano ba yan, Jeff? Just me? Maluluma din yan, ano? Di ba? Maluluslos din ang mga laman-laman mo. Ano ba? Ipatikim mo na yan. Grabe ka, Ray. Ikaw talaga hanggang ngayon, integero ka pa din talaga. Oo nga. Ang silbi niya pagpapayami mo kung wala namang makikinabang niyan, hindi ba? Ray, ano pa daw, pandemya pa ngayon. Siguro pag medyo wala ng COVID, mas madali nang lumande. Oh, pero alam mo, Jeff, sa totoo lang, syempre marami ka pa rin namang mga naglalaway sa kamachohan mo, di ba, sa itsura mo. Wow. Alam niyo si Jeff, sa screen at kahit lalo sa personal pag nakita nyo, ang lakas po ng appeal niyan. Ito, hindi ko lang naman, it's close between, para siyang ano eh, para siyang may pagka Asian na may halo siyang may foreign blood eh, ganun yung itsura niya lalo pag nakaano yan, nakabasarado yan. Totoo, para siyang royalty ang dating. Parang ang tiga Brunei ito eh, mga ganyan eh. Wow. Mga ganun. Thank you, Ray. Pero Jeff, ikaw ba, tuwing nagpo-post ka ng mga sexy photos mo na litaw ang abs mo, litaw ang katawan mo, lalo yung mga karug-karug na yan, mga balahibo mo sa kilikili at sa dibdib, babaeng aggressive na
alam mo yun, nagpaparamdam sa'yo sa social media, nagdi-DM, yung mga bakla, mga ganon. I mean, madami. Madami din naman. Hindi ko lang pinapansin. Bakit mo naman hindi pinapansin? Ikaw naman, kung makakatulong ka naman sa mental health nila, no? Ang damot naman isang Jeffrey Cloud. Hindi, I mean, at least nakikita na naman nila yun. Parang hindi ko na kailangan pansinin sa DM. Unless kilala ko. I'm really not, ano eh. Alam, nag-download ako before ng ano eh, ng Tinder, ng mga ganon. Pero wala. Never ako nag-interact dun sa, ano, sa mga dating apps na yun. Hindi, it's really not my thing. Mas ano talaga ako yung sa, hindi, I'm not the dating type talaga eh. Mas dun ako sa parang biglang may instant connection ako. Feel, yun, ganon. Mm-hmm. Jeff, nasubukan mo na bang makipaglandian through webcam, through ano tawag, through phone, delikado. Mga ganyan? Ay, delikado yung ganun. Baka ma ano eh, baka ma record ka eh, may magka-scandal ka, hindi talaga. Oo nga. Kaya nila ko palagi ng mga kaibigan ko pag ano sabihin, oh mama, may mga scandal. Wala akong scandal ba? Fake news yan. Hindi ako yan. Kung may kamukha ako dyan. Akala niya. Hindi ko ginagawa yan. Ganun nga, ganun. Pero Jeff, kumusta naman ang iyong personal life? Kasi for the longest time, wala kaming nababalitaan. Kahit ako ha, wala akong nababalitaan na na-involve kayo sa isang artista or kahit sa non-showbiz girl. Are you married? Are you? No, meron ba? Share mo no, sa akin. Please refresh my... Then I'm still single. I was dating someone no, before the pandemic hit. Pero parang medyo ano, but hindi siya natuloy. Kasi basta mga parang wala ako sa ganung mindset right now. Pero hindi mo ba nabalitaan yung mga ano? Wag na, okay lang. Sige, hindi naman natin pwede. Hindi ko din naman aaminin. Hindi, sige, mag-share ka nga. Total na gusto mo naman ang sabihin. Share it to me bilang kaibigan at matagal na rin tayong hindi nagkikita. Dahil kung nakikita tayo sa Slimmers, matatanong ko yan sa'yo. Hindi. Huwag na, okay lang yan kasi I wanna keep those affairs private. The broken heart okay ka ba? Na-involve ka ba sa isang showbiz? Nagkaroon din ako ng tatlo na ano na showbiz girlfriend. Naku, hindi ko nabalitaan pero, yan ano. Yung isa medyo high profile kasi hindi ko aminin. Yung dalawa okay din naman. I mean, ay yung isa well kasama ko sa That Entertainment. Ayun, actually pwede ko aminin yun. May asawa na. Si Christine Sablan, dati sa That Entertainment. Yun yung okay. siya yung second na girlfriend ko. Tapos, yung isa, hindi naman talaga naging girlfriend. Nag-date lang kami. Wag na, okay na din. Kasi may asawa na siya. At saka, wag na natin sa gulurin. Pero, I mean, we're all in good terms naman. We're all in good terms. Kasi matagal na yun. Matagal na din yun. Yun yung mga pero, Jeff, okay, yung sinasabi mong high profile na celebrity, is she a singer? Is she an actress? Ano ba? Is she active, still active ngayon kahit pandemic or before pandemic? Nakikita ba natin ito sa biggest big network without really mentioning her name? Itago natin siya sa pangalan. Less talk, less mistake. Hindi ba yun lang naman? Ito naman, nadamot-damot naman ito si Jeff. O, sabihin mo lang kung artista ba siya, singer, ano. Hindi pwede. Huwag na raise. Sabihin ko sa'yo in person. May COVID nga, di ba? Para sa akin. Pag nagkita tayo in person, sabihin ko sa'yo. Aminin ko sa'yo. Tapos may realize okay. Kung bakit parang, oh, wag na, itago na natin. Wag na natin, ipaadap. Tapos, Jeff, paano ba yan? Just, syempre, you're not getting any air. Sabi nga naman nila, pag ang lalaki, hindi naman daw tumatanda. The more you age, the more na mas masarap. Eh, kailan mo naman ipapatikim yung katawan na yan? Yung alintog na yung sinasabi nila. Diba? Ganun talaga. Ganun talaga. Pwede ba pag-usapan natin yung pelikula ko naman? malapit na. Hindi, okay, meron ka bang table kung kailan mo gusto magkaroon ng pamilya? Ano bang hinihintay mo para magkabi natin na si Jeff, ako gusto ko na mag-asawa, eto na yung aking goal na mag-asawa at na-set ko na yung standards na gusto ko. Walang timetable eh, Ray.
So I guess I'm just really waiting for the right person to come along. Yun. Ang hirap magsalita. Yun. Alam mo, natutuwa ako sa'yo, Jeff. Hindi mo alam kung ano, paano masasagutin mo ako. Parang hindi ka matagal sa show. Nabruta kaya kita pag nagkita tayo. Naaliw ako sa'yo, Jeff. Hindi, alam niyo po itong si Jeff, talagang ganyan, parang medyo may pagka-private kasi to, kumbaga parang, ewan ko ba dito, hindi ko alam kung ito ay medyo conservative ba, or baka naman tago ang kalandian itong kaibigan kong ito, di ba? Hindi, ayoko lang talaga ng ano. I respect other celebrities who are very open with, ano, with their private lives. Yun yung gusto nila. Ako talaga ayoko pinag-uusapan. Okay, sabagay, we have to respect that kasi nasa yung privacy. Unless pinopost mo to, binabalandra mo sa social media. So pag-usapan natin at pilitin, 'di ba? Katulad ng ibang mga artist. Anyways, bago tuloy, Jeff, patiin muna natin yung mga nanonood sa atin na nako, eto kakilala mo to for sure. Si Bryle Camille Monte Carlo, at ang sabi niya, all the best, Direct Jeffoy. Okay, yes. Mga I think matika no Smoky Mountain Forever Solid yan, mga members sila ng ano. Si Bri Camille. Yes. Hi Bri. Kumusta? Mm-hmm. And yun, actually sobrang thankful ako pala rin. Kung may isang magandang dinulot tong ano, tong pandemic, naging close kami, lahat kami ng members sa Smoky Mountain, naging more acquainted kami sa mga fans namin mula pa nung araw. Na parang finally kilala mo si Betty Dion? Si Betty Lafea. Yes. Yes, siya ang president ng Smoky Mountain Forever Solid. So binuo nila ito kasi di ba alam mo naman yun, talagang sa mga sing-along bars palaging kinakanta ni Betty, di ba? At lahat ng Smoky Mountain songs, at talagang self-professed solid Smoky Mountain fan talaga siya. So binuo niya yung Facebook group nito. Actually anyone can join it. Pero para maka-join ka, may questionnaire. So they have to make sure na talagang Smoky Mountain Forever Solid ka talaga na ano, na fan. So, maganda yung grupo na yun. And I became close to them. And what I love about them, the whole group, is parang they're very supportive of each and every one of all the members of Smoky Mountain. Kaya nakakatawa. I mean, kahit na hindi yun, pati yung mga hindi na ganun ka-active, sinusuportahan pa din nila. Pero ramdam namin ni ano, ako sa Geneva mas lalo dahil kami yung pinaka-active pa din sa entertainment industry. Ramdam namin yung support at pagmamahal nila. So I love you guys. Nanonood sila ngayon eh. Actually, sila yung pagsasendan ko ng link. Eh pagka-send ko, nag-send na pala sa akin, naunahan pa pala ako. Tingnan mo, ang galing. Eto pa, Jeff. Ang sabi ni Will and Jesse, hashtag sakalang ang direct na. Yes, Will and Jesse. Yan, mga ano yan. Mga member ng Smoky Mountain Forever Solid yan. Grabe, at ito pa. Yes. Si Irma Lerona Lagwidao. Masyado malihim. Yes. Sabi niya. Grabe ka, Irma. Hindi ah. Nagkakwenta na nga ako sa inyo eh. Okay, isa pa si Jinky Vasquez. God bless you, Sir Christian. Oh. Jeffrey Hidalgo. You are a really good person. Wow, totoo yan. Hello, si ano yan, si Sweet Potato. Yan yung mga sa session. Isa sa mga ano yan, sa sessions live. Ano siya, Ray? Try mo din siya i-download. Para siyang Kumu, pero it's really for musicians. So doon lang sa stream. Mm-hmm. I-message mo sa akin para ma-download natin. Sige. At batin, si Francis Ian Saran, isa sa mga napakahusay na hairstylist ni Regine Velasquez, at ang sabi niya, happy sana po gawa kayo ulit ng album. Hindi malayo mangyari, Ray. Kasi actually, isa sa mga na gusto ko din i-share sa mga viewers natin is yun nga, I just recently signed with Viva Artist Management. And ang aking nanay-nanayan also, ang co-manager ko ay si Lu Gopez na nag-hi sa'yo ngayon. Ray. Hi, Lu! Hello. Nanonood din ngayon. Sinabi ko sa kanya na mag-guest ako sa'yo ngayon. And actually, siya yung reason
Kasi for the longest time, Ray, mas na-concentrate na talaga ako sa pagiging director. So, hindi na ako nag-on ka masyado. I mean, paminsan-minsan. Parang hindi, wala na siya sa focus ko. Si Lou yung nag-ano sa akin ngayon. Siya yung nag-ayos ng aking management contract with Viva. And isa yun sa mga naisip namin na, yeah, I'd love to do an album again and go back into the recording studio and record new stuff. Kasi my last album was 2005 pa. So that's 16 years ago. Grabe, di ba? Tanda ko. Hindi naman. And also, batiin ko lang si Irma Tolosa is also watching. Hi, Irms! Nako, isa tong napakahusay na isang world-class artist din na nakakasama ko to sa mga bars kapag ka nagpe-perform kami, nakapwesto kami sa mga bars, lalo dyan sa may Polari Music Hub. Okay, bago tayo pumunta Polari. Sa Polari, di ba nakapunta ka na one time or madalas ka na rin? Of course, of course. Yes. At bago natin pag-usapan, Jeff, yung pelikula mo, ipalabas muna natin yung trailer para magkaroon ng ating mga manonood ng idea kung ano tong general admission. Jason, please, paki-post na, paki-flash na nga ang trailer. Ito po ang trailer ng general admission. Please watch. At may 24 oras ka na lamang. Ano ang pinakamahalaga o isang bagay na pagsisisihan mo? Kaya naman, magpalakpakan ng kasamang hiyawan sa pinakamainit na dancers ngayon! Pangarap ko po kasi talaga na magkaroon ng napakagandang proposal. Yung hahawakan ko yung kamay ni Katya. Kat, patapos na to, ha? Tsagain mo na lang, konting tease na lang. Anong tsaga? May patay sa stage to? Kat, tapos maraming tao. Meron pong fireworks. Hoy, tarantado ka! Ano yung sinasabi mo buntis si Katya? Bakit lahat kayo dito? Sinungaling! Di ba kanina buntis ako? Nagpapalaglag. Ngayon may HIV na. Katya, wala akong ibang pangarap. Dahil ang pangarap ko ay ikaw. Kung ikaw nga, Carlito, ang napapaloob. Ayan. Mula. Ayon. Naku, maraming salamat, ayan. Jason. Ang ating tech director, ayon, Jeff, napanood ko na itong pelikulang ito pero hindi ko kukwento. So ano yung, medyo sa akin? Napanood ko na siya. And thank you nga pala kay Lana. Kay Lana Faye Johnson, who's the PR of this film. Yeah, maraming salamat sa dinanood para magkaroon sa atin. Hi Lana, hello, thank you. At napanood ko, alam mo, medyo na tinamaan din ako dito at parang eye-opener to sa akin. Yun naman ang palaman ng pelikula, hindi ba? Yes, yes. Totoo yan, totoo yan. Actually, yun naman yung gusto, yun, without really spoiling anything, parang the film is really, tama, you're right, it's really an eye-opener for media practitioners and people on social media. And pang sana yung feeling na mabigay namin is yung parang that everyone who are, you know, commenting, sharing stuff on social media would be more responsible because they don't know how it will affect the people involved in whatever the scandal is or whatever controversy that is, di ba? Hindi lang yung mga media practitioners around it. Pero ano din to, para sa general public talaga to. Kaya nga general admission yung title. Oh, kasi parang pinalabas dito na parang naging circus, ano? Isang problema na isang issue na twist na twist tapos hanggang sa lumaki and then yun na, blown out of proportion at nagkaroon ng isang tragic ending. Yes. Because of the social media, hindi ba? Yun nga yun. So ano, sana ano, mapanood ng mga viewers natin dito sa ano, sa Abantaliling. Aha. Ang title na pa ng show mo, Abantaliling. Ante and then tell and then parang
parang ano lang to, parang loosen up interview, loosen up show talk, ganun, hindi masyadong issue-oriented. Pero meron din naman tayong mga issue-oriented. Very, very light lang naman. Jeff, paano mo ginawa na i-direct itong mga, alam nating mahuhusay na artista, hindi ba sila nagkaroon ng agam-agam? Or, alam na, syempre, pag isang, hindi naman natin masabing neophyte ka sa industry, pero when it comes to, ilan lang naman yung nadidirect mo, hindi ba? Di ba sila nagkaroon ng bakit, parang ganon, di ba? Di ka na ba na-overshoot yung kanilang mga experiences or yung husay nila? Hindi. Rosana Roman, because even though this is just my second film, after nung first film ko, which was released in 2015, madami na din ako naging work sa ano sa TV. So, medyo kilala na din naman ako ng mga ano ko, mga cast ko na nagdi-direct na talaga ako. At tatiwala naman sila. At saka, more than that, I think, ano, Ray, the important thing is they sign on to the project knowing what the project wants, what the project was all about and what the film wanted to tell. So, I think it was really more of that. Na parang they really believed in the project and the vision of the project. Kaya hindi sila mahirap na paartihin or ipaganap sa kanila yung mga kailangan nilang gampanan dun sa pelikula. Kasi alam nila yung whole point nung film eh, which is good. I love your direction, yung photography, the way you connect the stories at kung paano mo to hinimay na naintindihan ko at sure ng mga tao. Nag-aral ka ba ng film direction? Filmmaking? Yes, 2009, Ray, nag-ano ako, nag-aral ako sa New York Film Academy pero sa Abu Dhabi. I had a 2-month crash course there in filmmaking. Ang maganda dun sa crash course na tinake ko, it's equivalent to the 1-year crash course, pero 1 month siya squeezed into 2 months lang siya. So kumbaga, kung yung 1-year course, yung mga projects na ginagawa nila in 1 month, kami 1 week lang namin ginagawa, kaya sobrang intensive siya. Nangayayat ka ako nung nandun ako sa Abu Dhabi. Pag-uwi ko, payat ko eh. Pero ano, doon ko din na-realize, Ray, na talagang, you know, I really wanted to be a director because for the first time in my life when I was there, unlike kung dito sa Pilipinas nag-aral, I'm sure I'd be distracted with a lot of things, with business, with, I'm sure may papasok na mga gigs and stuff. Eh, yes. Noong time na yun, syempre na doon ako sa Abu Dhabi, wala, ano lang talaga ako, film student lang ako for 2 whole months. And I really loved it. I really loved the experience. So, yun yung medyo talagang nag-fortify na, I think filmmaking is is a passion of mine and a profession that I really want to pursue. Mm-hmm. Okay, before we move on, batiin ko lang ang aking napakagandang kaibigan na si Ms. Malu Rusya. Hi, Malu! Miss you! Miss ko ng ating band. Steak ang ating pa-wine. And Belmonte Ares is also watching. And Anton Camacho. Hi, Anton Camacho. Thank you for watching. Jeff, saan mapapanood itong general admission? It's still showing, hindi ba, hanggang May 7 ba? Tama ba ako? Yes, hanggang May 7. So, it's only been streaming for 1, 2, 3, 4, 4 days. 5 days pala, starting noong April 9. So, we're on our 5th day today. It's you can stream the film through ktx.ph. I think with ktx.ph, you can access it anywhere in the world. So, if kung may mga viewers tayo sa ibang bansa, yun, doon lang po kayo pumunta. Or, kung gusto nyo, I think pwede din siya access Signal. May platform din yata yung Signal. Meron din sa iWantTFT. Pwede din nila i-download doon. Mm-hmm. Ayan, again, ako, take note lang doon sa mga sinabing mga social media platform kung saan pwede mapanood ang pelikulang General Admission. And Junior Labrador is also an actor. Mahusay na actor is also watching from Lipa daw, sabi niya ganun. Hi, Junar! I'm sure nakikita mo. Hello. To, Jeff. Hindi mo lang ito napapansin si Junar Labrador. Jeff, before we let you go, kantahan mo naman kami. Medyo namimiss na kitang marinig kumanta ng live. What have you prepared for actually, us? Actually, meron akong hindi ko lang sure kung
Kasi hindi ko kayo naririnig eh. Hindi ko lang alam kung kanina ba naririnig niyo ako pero hindi ko kayo naririnig. Naririnig ka naman namin. I-try natin. Kahit hindi mo na lang buong kanta, for as long as na marinig ka namin kumanta. Okay. Gusto niyo ba may music? Kasi may setup ako dito. Ito yung setup ko talaga when I stream eh. Yun nga, sige, habang nag-setup ako, yun nga, I'd like to invite everyone to download the Sessions Live app. Max, makikita ng mga crew members ko at saka mga ka-sessions ko to dito. So anyway, you can go to www.sessionslive.com/Jeffrey Hidalgo. And then, pag pinuntahan niyo yun, madidirect kayo sa page ko. And you just have to sign up and then join my crew. Importante yun. Kasi para pag nanood kayo, sa akin kayo naka-join. But anyway, yun. And then you can download the app and sign in lang with your account and you can watch me there. I'll be posting my schedules. My next stream is gonna be on tomorrow at 11 p.m. here in the Philippines. 11 p.m. hanggang 1 a.m. I-message din kita, Ray, para baka sakali kung libre ka bukas ng 11 p.m. manood ka. I-set up ko lang to. Parang gusto mo ba may music o lang? O acapella na lang? Anything. Okay, acapella na lang, sige. Acapella na, wag ko na i-set up to, okay na. Acapella na lang. Anong song gusto mo, Ray, para sa'yo? Anything. Jukebox ako ngayon eh. Sige. Ano bang kanta ng Smoky Mountain ba gusto mo? Or Flames? Flames bang gusto mo? Smoky Mountain na lang. Okay. Anong Smoky Mountain song? Ano ba? Bakit kaya sige na lang, sige. Bakit kaya nangangamba sa tuwing ika'y nakikita? Sana naman magpakilala. Taas ng pitch mo ah. Ilang ulit nang nagkabangga. Aklat kong dalay, pinulot mo pa. Di ka pa rin nagpakilala. Bawat araw sinusundan, di ka naman tumitingin. Anong aking dapat gawin? Kailan? Sagot. Kailan? Kailan mo ba mapapansin ang aking lihim? Kahit anong aking gawin, di mo pinapansin. Kailan? Kailan? Kailan na-plusin ng pusong bitin na bitin? Kahit anong gawin lang ding, di mo pa rin pansin. Yes! Na naman, alam mo yun ang kabutihan kapag ka-acapella. Ma-appreciate mo talaga yung boses ng tao at makikita mo na talagang singer. Hindi ko naman sinasabi iba na tinatago yung kanilang mga flaws, hindi ba, sa accompaniment, sa music. Pero maraming salamat, Chef, for being maraming with salamat, us. Maraming salamat, Ray. Yes. Sana magkita tayo in person soon. Mm-mm. At sana ipakita mo sa akin yung abs mo ulit, ha? Yung mga karugtog. Sure. Sure. Pero pa hawakan kung kung totoo ba siya. Char. sige. Okay, malapit lang naman ang bahay mo sa bahay. Chef, any more parting shots, message para sa mga nanonood sa atin? Just follow me on all my social media. On Facebook, just search for Jeffrey Hidalgo. My account is verified naman. And then on TikTok. Oh, inuuna talaga yung TikTok. On TikTok, Twitter, Instagram, and Laika, lahat nun at Jepoy Hidalgo. And once again, I hope you download the app. Go to www.sessionslive.com/Jeffrey Hidalgo. Join my crew and watch me there. And of course, general admission, please stream it on ktx.ph. It's also available on Signal and iWantTSC. So, yun. Sana mapanood niyo yung general admission. Ayan, once again, general admission showing pa rin ngayon hanggang May 7. And this is Ray Pumaloy. At maraming salamat po sa inyong panonood. Again, every Tuesday and Thursday pong ating abang tiniling
3 to 3:30 PM under Abante News Online FB page. Okay, this is Ray Pumali again. Paulit-ulit tayo na nagsasabing walang atrasan sa telling sa chika super galing ang Jeff Abantel. Abantel. Thank you, thank you.